Hello, ako si Ram at welcome sa panibagong video ng Matuklasan. A cylinder is a solid bounded by a closed cylindrical surface and two parallel planes. Yung tinasabi natin na parallel planes dito ay dalawang circular base. Yung nasa taas at saka nasa ibaba. At itong tinatawag na cylindrical surface, itong blue shaded area dito na nakapalibot at nagbabound dun sa solid natin. At kapag nilatag natin yan, para kang nagbalat ng label ng lata ng sardinas na nagiging rectangle siya. Magandang alam natin ito, itong net form nitong solid natin para makita natin kung bakit yung mga formula na ipapakita ko mamaya ay naging ganun. The bounding cylindrical surface na sinasabi natin ay mas kilala sa tawag na lateral surface. At yung mga two bounding planes are called the bases of the cylinder. And the bases of a cylinder are always equal. While the altitude of a cylinder is the perpendicular distance between the bases. So, meron tayong dalawang klase ng cylinder, pwedeng oblique at saka right cylinder. Nagkakaroon ng right cylinder kapag yung altitude or axis natin dito ay iisa. Or, ito ay nagpo-form ng 90 degrees to this base. At ito, itong oblique cylinder na to ay meron ding altitude. Dahil kung ang ating dalawang parallel bases ay yung dalawang circles na to, magguhit tayo dito ng perpendicular na line to this bases, yun ang nagiging altitude. And every section of a cylinder parallel to the base has an area equal to that of the base. Ah, okay. So kung halimbawang kinat natin itong solid na to at nakabuo tayo ng section dito, pag daw parallel itong section na to one of the bases, like the base on the top, okay, sure tayo na yung area daw ng section na to ay equal dun sa area ng base na yon kung saan siya parallel. At eto naman yung mga formulas na pwede natin gamitin pagka nagsosolve tayo ng mga problems involving cylinders. The volume of the cylinder is just equal to pi r squared. So, yung radius na tinatawag natin dito ay yung radius mismo nung base natin. At yung height dito, obviously, na-discuss natin kanina, which is the altitude, ay yung h dito sa formula. Yung lateral area naman ay 2 pi r h. Nakuha itong formula na to dun sa pinakita ko kanina na circle, di ba? Na kapag itong cylinder natin, okay, pag tinanggal natin yung lateral surface area, it's actually a rectangle. At kung mapapansin nyo, itong length ng rectangle na to ay nanggagaling dito sa circumference ng ating circular base. So, ang length nito ay 2 pi r because that's the formula for the circumference of a circle. At yung width naman natin ay yung height natin. Ayan, maganda na natatandaan nyo itong pinapakita kong way kung paano ma-produce yung formula para kapag iniisip nyo yung formula ang kailangan nyo sa lateral area, madali nyong madeduce. Okay? So, it's just 2 pi r h. Well, kung kaya mo naman tandaan yan lagi, better. At syempre, yung total surface area is the lateral area plus the area of the two bases. We all know that the area of the base is a circle, circular siya, so pi r squared ang formula. Times 2 kasi dalawa yung ating circular bases. Itong base area dito, ito yung circular base na sinasabi natin. Let's try this example. A cylindrical water storage tank has an inside base radius of 3.5 meters and a depth of 7 meters. So, assuming ganito yung itsura ng ating cylindrical water storage tank. We need to find the capacity of the tank in liters daw. Okay, so pag sinabing capacity, we're just pertaining to the volume. So, ibig sabihin, all we need to do is to find the volume of the tank. And since it's a cylinder, the formula is just pi r squared times height. Kaso, ano yung ating radius? Nakasulat na dito na ang radius natin or inside radius natin pertaining to the inside of the tank, inside part of the tank. Kasi nga, may thickness pa yan, di ba? Pero yung capacity, mame-measure natin using the dimensions of the cylinder inside the tank. So, 3.5 radius natin dito, 3.5 meters. While the depth o yung lalim ay yung 7 meters. At dito, okay, pwede nating sabihin ito yung height mismo ng storage tank natin. So, yung depth dito ay yung height na tinutukoy natin sa formula.
So pag hinanap natin yung volume, all we need to do is to substitute these values in the formula. So magiging pi 3.5 squared times the height, which is 7. And the answer is 343 pi over 4. At ang unit natin, since this is volume, it's cubic meters. Kung decimal naman, rounded to 2 places, it's 269.39. Pero hindi pa tayo tapos kasi kailangan nating i-present yung capacity in terms of liters. At yung conversion natin dyan, 1 cubic meter is always equal to 1,000 liters. So ibig sabihin na kailangan lang natin ay yung i-convert yung volume natin into liters. And that's now the capacity now of the tank in liters. So it's 343 pi over 4. Ito yung gagamitin ko para mas accurate yung sagot natin. Times ang conversion natin is 1,000 liters per 1 cubic meter. So, yung 1 cubic meter sa baba para makancel ito at liters ang matitira dito. So, pag minultiply natin yan sa 1,000, the answer is, in decimal na tayo, pwede na 269,391.57 liters. So, this is the capacity of the cylindrical water storage tank. The radii of two cylinders are in the ratio 2:5 and their heights are in the ratio 5:7. What is the ratio of their volumes? So pag sinabing ratio of their volumes, we just need to compare the ratio of the first cylinder and the volume of the second cylinder. So V1 be the volume of the first cylinder and V2 be the volume of the second cylinder. Pag ratio kasi, pag halimbawa meron tayong A is to B, pares lang yan sa A over B. Kaya ganito ang representation ko. Okay? And as we all know, may formula yung volume natin. Ang formula ng volume natin ay pi r squared times height. So we need the radius and the height. We all know that 2:5 here is just the ratio and it's not the actual value or measurement of the cylinders, diba? So 2 dito, para makuha natin or ma-represent natin as exact measurement. Okay? Ito ang gagawin natin. So, kung 2:5 yan, okay, ang hinahanap natin ay yung multiples ng 2 at saka 5 at yun yung isa sa mga measurements. So, kung halimbawang nagdagdag ako ng x dito, dapat nagdadagdag ka rin ng x sa kabila. So, any value that you multiply to 2 will should also be multiplied to the value 5. Yan. Kasi, yung mga measurements kasi, kunyari, yung x natin dito ay 2. So, 2 ito. So, ang possible na measurements kasi nung radius ng dalawang cylinders ay 4 at saka 10. Diba? Kasi 2 times 2 is 4 and 5 times 2 is 10. So, ito yung dalawang possible at ang ratio niyan ay 2:5. So, ibig sabihin, ang representation ng radius, pwedeng 2x at saka 5x. So, dun sa formula, pi r squared tayo. So, pi susulat ko na dito. Yung first radius natin ay 2x. Tapos, yung second na radius natin ay 5x. At ang ginagawa natin dito, ini-square natin pareho yung values niyan. E paano naman yung height? Yung ratio ng height ay 5:7. So, 5:7 dito. So, kung ginamit ko kanina ay x, gamitin ko naman dito ay y for the actual measure. So, pwede naman natin ilagay dito yung height na 5y at sa baba naman ay 7y. Huwag kayong mag-worry dun sa x tsaka y kasi kung mapapansin nyo, makakancel din naman yan. Kumbaga, ginamit ko lang ng tama yung representation ng formula. Kaya naglagay pa rin ako ng 2x at saka ng 5y. Okay? So, pagka-simplify natin yan, makukuha na natin yung ratio. So, paano nga ba? Makakancel out yung pi dito. Yung y, ganun din. Tapos, kung mapapansin nyo, pagka-simplify natin yan, magiging 4x squared yan. Tapos, sa baba, magiging 25x squared. Tapos, multiplied to 5 and multiplied to 7. Okay? So, dyan, makikita na natin na makakancel din yung x squared. And 4 times 5 is 20. While 25 times 7 is 175. Okay? Pero hindi pa to ang ratio. Mas maganda kasi na yung ratio natin ay simply
5. So pagka sinimplify natin yung 20 over 175, it's equivalent to 4 over 35. So yung ratio ngayon nung dalawang cylinders in terms of volumes ay 4 is to 35. Ito yun. Dito sa next problem natin, meron tayong cylindrical paint roller kagaya ng nasa picture dito. Ayan. And its length is 8 inches. So kung halimbawang yan yun at ito daw ay 8 inches, meron daw itong diameter na 3 inches. So 3 ito. Now, when rolled on a wall daw, was found to cover the area of 1,200 squared inches. So nung ginamit ito pang paint, ito yung na-cover niya, 1,000 squared inches. Now, eto ang tanong, how many revolutions did it make? So, ibig sabihin, nakailang roll bago niya na-complete itong 1,200 squared inches na ito. So, kung pag-uusapan natin yung roller na to, kung mapapansin nyo, itong lateral area lang ng cylinder dito, yung tumatama sa wall, di ba? Yung nasa side o yung mga circular bases natin or hollow circular bases, hindi tumatama dun sa wall, di ba? Kasi yung may paint lang yung lateral area. So, ang kailangan natin most likely ay yung formula para sa lateral area, which is equal to 2 pi r h, hindi ba? So, ibig sabihin, kailangan natin yung radius at saka yung height. So, dito, yung r or radius ay given na. Okay? Kasi ang diameter ay 3 inches. So, pag yung diameter ay dinivide natin sa 2, yun yung radius. So, diameter is 3 divided by 2, it's 1.5 inches. At yung height naman, given na rin. Kasi yung height ay yung length ng ating cylindrical paint roller. So, 8 inches yung height. Kumbaga, pag tinayo natin yung cylinder natin. Pero hindi yan ang kailangan natin eh. Kasi ang kailangan natin ay yung number of revolutions. Pero bakit importante yung lateral area dito? Kasi kung mapapansin ninyo, no, kung i-assess natin yung ating problem, mapapansin natin dito na yung lateral area, makukover ito in one revolution. Diba? Ibig ko sabihin, matatapos or makukover natin yung one revolution kung nakumpleto natin na ipahid yung buong lateral area. Hindi ba? So, ibig sabihin, ang kailangan lang natin hanapin dito, technically, ay yung lateral area. At yung lateral area na yon ay i-divide natin dun sa 1,200 square inches. Kasi, eto lahat yung na-cover natin nung pagkatapos mag-paint. So, ibig sabihin, so, the formula for the number of revolutions, okay, is just equal to 1,200 squared inches divided by kung ano man yung makukuha natin na lateral area. Okay? So, solve na natin. So, 1,200 squared inches divided by, ang lateral area natin ay 2 pi rh. So, 2 pi, the radius is 1.5 inches while the length or height is 8 inches. And the answer is 15.92. 92 what? Revolutions. Ayan. So, it will take 15.92 revolutions dun sa ating roller para makover niya yung 1,200 squared inch na painting sa wall. What is the radius of a right circular cylinder with a volume of 628 cubic inches and an altitude of 5 inches? So here we need to find the volume or the radius rather if the volume formula is pi r squared h. Ayan, so paano natin i-derive yung formula para sa r? Simple lang. Divide natin both sides by h para ang matira na lang dito ay r sa left side. Yun kasi yung aim natin, di ba? Kaso r squared pa rin yan equals pi h. So para maalis yung square dyan, we need to get the square root of both sides. So r now is equal to square root of v over pi h. Siyempre, pwede na natin gamitin yung formula ngayon to get the radius. So ang ating volume ay 628. So 628 dito, cubic inches. And then we have here 5
pi. Sandali, sa mga nalilito, ang ginawa ko lang, pi times 5 inches. Di ba? Ayan. So, kung gagamitin natin yung calculator natin to get the value of that, pwede namang diretso, pwedeng kunin nyo muna yung square root ng 628 divided by 5 pi. Okay? Pero mas maganda kung meron naman yung scientific calculator, ay kunin nyo na yung square root right away para mas accurate yung sagot. And it should be near 6.32 inches. Inches kasi, kung mapapansin nyo, makakancel isang inch dito, so matitira inch squared. Kukunin mo yung square root ng inch squared, so it's inches. At syempre, pag radius, okay, inches talaga ang unit natin dyan. At pwede nyo rin gamitin halos itong formula na to get the h, no? Kasi kung halimbawang kailangan natin yung height, so pi r squared h over equals v, ang di-divide natin dito, pi r squared naman para makuha yung h. So, ganun lang. Okay, cancel, cancel. And then, the formula for the height is v over pi r squared. As long as you know how to derive, walang problema yung mga ganitong klase ng problems. Here, we have a cylindrical tube 4 feet long and has an inside diameter of 2 inches and an outside diameter of 3 inches. So, notice that if we want to get the volume of this metal tube, all we need to do is to subtract the volumes of these two cylinders, diba? So, yung volume na mas malaki ng cylinder ay tatawagin nating volume ng outer, at yung cylinder naman na nasa loob ay volume ng inner. So, dito palitan na lang natin yung mga variables natin. So, kung yung r sub 1 dyan ay yung radius ng smaller cylinder, gamitin natin small r. Okay? Pag dito naman, r sub 2 nakalagay for the radius of the outer cylinder, gamitin ko capital R para mas madaling matandaan. Or kung diameter naman ang gagamitin, actually pwede. Okay? So, small d for the diameter of the inside cylinder and capital D for the diameter of the outer cylinder. Pero bakit importante na i-label natin ng tama to? Kasi magsusubtract nga tayo ng dalawang volumes. So, kung halimbawang hinahanap natin ay volume ng cylinder using diameter, pwedeng-pwede pa rin. Kasi, ang formula is just pi r squared times height. Pero alam natin na yung r ay equal lang sa diameter divided by 2. So, if we will change r here, it will become pi t over 2 squared times height. So, ang ginagawa ko dito, dinidrive na lang natin yung formula para mamaya plug in na lang tayo. So, we have here pi d squared h, diba? Tapos yung 2 squared dito, of exponents, magiging 4. So, over 4 lahat ito. So, yan lang yung formula natin kapag gusto nating malaman yung volume in terms of diameter. And since we are looking for the volume of the hollow, pwede nyo tandaan tong formula na to, na kailangan nyo lang isubtract yung volume ng smaller cylinder dun sa larger cylinder. So, kung ang volume ng larger cylinder natin in terms of D, ha, in terms of D tayo, is pi over 4 capital D squared H, okay, ima-minus lang natin dyan yung volume ng smaller cylinder na pi over 4 small d H. May squared pala yan. Okay? So, anong ginawa ko? Kung mapapansin nyo, volume ito ng inside, ay, or outside, volume ng outside cylinder. At ito naman ay volume ng inside cylinder. Inside. Yan, minus ko lang. At syempre, para mas mapadali yung formula natin, pwede nating i-factor out yung pi over 4 h, di ba? Kasi parehas lang sila. Yung h, kung mapapansin nyo, hindi ko nilagyan ng outside saka inside na height. Kasi nga, parehas lang naman yung height ng dalawang cylinder. So, pag pinactor out natin dyan, yung formula actually ay nagiging pi over 4 h times d squared over d squared. Ayan. So, ito yung formula na susundin natin ngayon to solve this first problem, di ba? What is the volume of the metal tube? Now, before we start, remember that we cannot just plug in all those values in the formula. Kasi kung mapapansin nyo, fit pa ito, tapos yung diameter natin ay inches. So, either yung inches gawin nating feet or yung feet gawin nating inches. And we all know that in 1 foot, we have 12 inches, di ba? So, mas madali dito na yung i-convert na lang natin ay yung 4 feet, di ba? I-convert natin into inches.
para mas madali na lang. So, 12 inches is equivalent to 1 foot. Cancel to. Then 4 times 12 is 48. So, we have 48 inches here. Tandaan natin, yung 48 dito ay yung height, kumbaga, or altitude ng ating cylinder. Okay? Kumbaga kasi ito ay tube. So, length kadalasan kasi nakahiga yung cylinder natin. Kaya ganyan. Siyempre, sabi ko nga kanina, yung volume ngayon ng metal, so itong letter A yung sinosolve natin, okay, nung metal tube is just equal to the formula pi over 4, okay, h times d squared or diameter of the outside and small d squared diameter of the inside. So, pi over 4 times, oops, sandali lang. Bakit nakalimutan ko yung h? Height is 48 inches, so multiplied by 48 ito. Times, ang capital D natin, kung mapapansin nyo, diameter ng outside is 3 inches. So, 3 squared ito. Minus, meron tayong diameter nung inside, ito yon, inside diameter, which is 2 inches. So, this is 2 squared. Yan na yun. And the answer is 60 pi cubic inches or pwede naman rounded to 2 decimal places, 188.50 cubic inches. Ayan ang ating sagot. Ngayon, kung sakaling gusto nyong gamitin yung formula ng radius, kasi halimbawa, minsan radius yung given, pwede tayong mag-derive ng formula natin para doon. At mas madali ito kasi kung hinahanap natin ay volume ng hollow cylinder, okay, ang ginagawa lang natin ay minaminus yung dalawang volume, di ba? So, pi r squared para sa volume nung outside cylinder. Tapos, yung smaller cylinder or yung inside cylinder ay pi r squared dito. Times height din. Okay, same height sila. So, pag finactor out natin yung pi h dyan, ang natitira dito ay r squared minus small r squared. At kung radius naman or i-divide nyo sa 2 yung mga diameter dito at input nyo dito, magiging pareho yung sagot natin, 60 pi cubic inches. Dito sa pangalawang problem natin, we need to find the area of the outside surface. So, pag sinabi nating outside surface, kung nakakat yung tube natin, surface area, yan na lang. Gawin na lang natin yung outside, i-represent natin tong outside surface as surface area. Okay, ang tinutukoy natin actually dito, kung shape yung pag-uusapan natin, eh yung rectangular or lateral surface area, okay, nung metal tube, okay, plus, kung mapapansin nyo, dalawang hollow or circular hollow bases. Diba? Kasi may butas yan eh. Top and bottom part. Ngayon, ang formula ng LSA, walang problema kasi kung yung ginagamit natin kanina na formula ay capital R, okay, gamitin na lang natin capital R tsaka small r dito. So, yung diameter ng outside ay 3 inches. So, i-divide natin to sa 2. Ang capital R natin ay 1.5 inches. Capital R refers to the radius of the outside. Okay? Tapos, ito naman, pag dinivide natin sa 2, yung inner diameter, this is equal to 1. Diba? And 1 inch here is the, or yeah, 1 inch there is the small r. Yan ang tatandaan natin. Equal yan sa 1 inch. So, kung yan ang batayan natin, ibig sabihin, kung ito yung lower circle natin, para makuha natin yung formula niyan, all we need to do is to use the formula of the circle which is pi r squared. So, pi r squared. At ima-minus natin yung area ng dalawang circle na to. So, ang formula ay pi r squared minus pi r squared. Or pi r squared where r here is the smaller one. So, pwede yan. Okay? Tapos ito, ganun din. Pi r squared minus pi r squared. Tandaan, ginawa ko lang. Minus ko lang yung area ng hollow dito. Ayan. Sa area nung outside na circle natin. Okay? Or yung larger circle natin. E, paano man itong lateral surface area? Ganun pa din. 2 pi r h, di ba? Kaso, anong gagamitin kong radius? Yung smaller radius or yung larger radius? Tandaan, ang nakadikit dito sa lateral surface area natin ay yung circumference ng outer na circle. So, ang gagamitin ko dito is capital R. 2 pi r.
Okay? At syempre, nakamultiply yan sa H, o dito yung length ng ating metal tube. So kung mapapansin nyo, pwedeng gamitin dito yung diameter kagaya kanina sa volume, pero para hindi na tayo mahirapan sa fraction, no? Radius naman ang gagamitin ko na, at kinonvert ko na kaagad sa radius yung mga diameter natin. At ito na yung formula natin. Para masimplify natin ngayon yung formula, okay? Para masimplify natin yan, isulat natin yan. Ito 2 pi RH. Ayan. At ito, since parehas lang naman sila, imumultiply ko na lang sa 2, hindi ba? So, para magkaroon tayo ng pi r squared minus pi r squared dito. Okay? At para mas mapadali yung formula natin, kung papansin ninyo dito, lahat ito ay may 2 pi, di ba? So, pag dinistribute natin itong 2 dito, may 2 pi dito, tas another 2 pi here. So, pag finactor out ko yung 2 pi dyan, ang matitira na lang ay rh plus r squared, kasi pinactor out ko yung 2 pi. Tapos dito, 2 pi yan, papactor out ko din, kaya r squared na lang matitira. At eto na ngayon yung formula na pwede natin gamitin kapag same problem lang yung na-encounter nyo. So we have here 2 pi, and then the capital R is 1.5. Ang height or length natin ay 48 inches, if you still remember. Tapos eto ay 1.5 squared. At yung smaller radius natin, or yung radius ng inner cylinder, ay, ano nga ba? 1. Yan, sulat dito. Then, by using your calculator, the answer is 293 pi over 2. Or, ano nga ba ang ano nito, ang unit natin? This is surface area, so squared inches tayo dito. And, pwede natin isulat in decimal places, 460.24 squared inches. So, eto ngayon yung area of the outside surface. And that's all for this video. Kung gusto nyo pa ng ibang lessons sa plane and solid mensuration, please hit that like and subscribe button. Maraming salamat sa pakikinig, and see you in the next video!